slowly in 3, 2, 1. What's up guys, this is Poy. Kung bago pa lang sa channel at all, welcome ka. Kung luma ka naman, welcome back. Okay. May bago tayong tablet guys. Actually, this is my first time na mag-unbox ng tablet dito sa channel. So this is the Huawei MatePad and na-receive ko din itong Bluetooth na case niya. So mamaya check din natin to. So dahil nga homeschooling tayo ngayon guys, is naghahanap tayo ng mga gadgets or mga phone, mga tablet sa ating online classes. Kaya naman ipapakita ko sa inyo itong Huawei MatePad, which is pasok na pasok lahat ng specification nito for homeschooling. Sasabihin ko sa inyo guys kung bakit siya one of the best mid-range tablet this 2020 and yung mga other features nito na nagustuhan ko. Alright? Huwag na natin patagalin pa. Let's do this! Yo! Alright, so ito na yung ating Huawei MatePad. Grabe, ganda. So as you can see guys, very minimal lang yung design nito. And by the way pala, ang official na color na lalabas dito sa Philippines is yung midnight gray. Sa kulay niya is very elegant tignan, no? Napaka social, di ba? So for me, hindi lang siya pang homeschooling talaga. So pwede siya for business purposes or maging personal use, pwedeng-pwede siya. Okay, so bago natin 'to pag-usapan, pakita ko muna sa inyo guys yung case na kasama dito. Okay, so yung case na kasama guys, sobrang ganda din. Napaka-eleganting tignan. So yung kulay nito guys is na dark blue yata and meron siyang accent which is yung Huawei branding na rose gold. Kapag sineset natin itong tablet na to ng pa-landscape or kung magta-type na tayo is madali lang siyang i-setup kasi magnetic yung dito niya, okay, sa mismong holder ng tablet. Ayan. So hindi tayo mahirapan guys kung sakaling magsiset tayo para mag-type. Dito sa likod ng tablet na to is sobrang simple lang. Yung cover niya is aluminum. Also the frame. Ayan. So medyo ingat-ingat lang tayo guys kung sakaling gagamitin natin to. Kaya kung sakaling bibili ka nito guys, make sure na meron kang case tulad nito. Meron tayong makikitang camera dito which is 8 megapixel and then meron tayong LED flash. May makikita tayong dalawang speaker grill and yung power button. Tapos dito sa baba yung SIM card tray. So check natin guys kung ano yung pwede natin ikabit. Pwede tayong magkabit ng isang SIM card and micro SD card. So kung gusto natin i-expand yung storage nito, pwede siya. Another
2 speaker grills and USB Type-C port. So ito yung interesting dito guys sa MatePad kasi meron siyang apat na speaker grill. Tuned yung speaker nito by Harman Kardon. So mamaya guys, try natin kung maganda nga ba talaga yung speaker nito. And then dito naman sa may upper part, nandito yung volume rocker and meron tayong total of 4 microphones. Again, isa na naman interesting part dito sa MatePad na meron siyang apat na microphone. Okay, so check na natin guys yung display nitong Huawei MatePad. Okay, so yung screen size nitong MatePad is 10.4 inches na meron namang resolution na 1200 by 2000 pixels. Okay, so hindi man siya OLED or hindi man siya AMOLED display guys, IPS lang siya, but still meron siyang 2K resolution. Tapos may inad pa dito si Huawei, which is yung e-book mode. Ayan. ang hirap pala mag-review ng tablet, ang hirap hawakan. Okay, as in talagang wala na kayong makikita ang color blue. Okay na okay ito kapag nagbabasa tayo ng pangmatagalan. Talaga may iwasan natin yung pag-stress sa mata or yung irritation kapag nagbabasa tayo ng matagal. Isa ito sa pinakagusto kong feature guys na inad nila dito sa Huawei MatePad. Kasi madalas nakatutok lang ako sa monitor for researching, pag nanonood ako ng movies. So dito guys, may iwasan talaga natin na ma-damage yung mga mata natin. Para naman sa performance nitong MatePad, MIUI 10 na to guys, based on Android 10. Powered na din ito ng 7 nanometer chipset, which is yung Kirin 810. Not bad, 'di ba, para sa isang tablet kasi powerful na rin yung chipset na 'yon. Meaning guys, hindi lang pang homeschooling or media consumption, even sa gaming guys, pwedeng-pwede itong MatePad. So sinubukan ko siya guys sa Asphalt 9 and wala naman ako nakitang any frame drops or nahirapan itong tablet na to. For hardware intensive games, okay na okay siya, kaya niyang i-handle. Meron itong 7250 mAh battery that supports 18 watts fast charger. Kaya lang yung pinrovide ng Huawei guys is 10 watts lang. So yung variant na meron sa atin ngayon is yung 4GB of RAM and 64GB of storage. Pwede pa rin natin siyang i-expand using micro SD card. Isa pa sa inad nila dito guys is itong kids corner. Ayan. Ito is para ma-monitor natin yung paggamit ng tablet na to sa mga bata. Sobrang minimal lang guys ng UI nito and very attractive para sa mga bata. Meron itong recording camera and kids painting. Tapos itong kids corner guys, pwede pa natin siyang i-configurate like pwede nating i-on yung blue light filter, yung posture alerts, brightness alerts, bumpy road alerts, ebook mode, and then we have the time management. So pwede natin siyang i-limit guys, for example 1 hour lang, and then auto lock na siya. Pwede natin tong i-set ng daily, tapos yung length per hour session, like for example nga 30 minutes lang or 1 hour, and yung rest between sessions, for example after 30 minutes magla-lock and then after 15 minutes babalik siya. We also have the app management. Pwede tayong maglagay or mag-include ng mga application na pwede natin gamitin kapag naka-kids mode na siya. Tapos content management. Ito yung mga photos or videos na pwede lang i-view ng mga bata. So sobrang useful nito guys, itong application na to, lalo na kung iiwan natin itong tablet na to sa mga bata. At least hindi na tayo mag-worry kung ano yung pinipindot nila or yung mga ino-open nilang applications. At ang maganda pa dun guys is naka-limit siya. So kung ano lang yung time na sinet natin, yun lang yung gagamitin ng bata. Before we start sa mga features na nagustuhan ko dito sa Huawei MatePad, so try muna natin guys yung apat or yung quad speaker nito and yung 4 na microphones. Alright. Yun naman eh. Lakas. This is something na nagustuhan ko din dito sa MatePad kasi surrounded siya guys ng speaker. Meaning mas immersive yung panonood natin, no? Now try naman natin guys yung microphone nito. Okay, so as of now, ang gamit ko ngayon is yung Huawei MatePad. So let's see kung ano yung sound quality ng apat na microphone nitong MatePad. Hello, test, microphone. Microphone test. So ito yung sound quality ng microphone nito. So para sa inyo guys, okay na ba to for online schooling? Okay na ba to for virtual meetings? Comment mo sa baba kung maganda siya para sa iyo. Okay, so ano nga ba yung mga cons and pros nitong Huawei MatePad? Unang-una sa lahat guys, kung mapapansin niyo, wala na siyang audio jack. Meaning kailangan mong gumamit ng adapter
para lang makagamit ng mga wired earphones. So, ang maganda naman guys is naka-provide naman ito ng Huawei. So, at least hindi na tayo bibili ng separate na adapter para lang makagamit ng wired na earphones. Yun lang naman yung nag-iisang cons nitong MatePad. Lahat nagustuhan ko sa kanya. Unang-una guys is capable itong Huawei MatePad for multitasking. Pwede nating i-connect yung mga Huawei device natin dito sa MatePad para meron tayong separate or meron tayong at least 2 or 3 screen dito mismo sa MatePad. Malaking tulong yun guys, lalo na sa mga documents, kapag gumagawa tayo ng mga reports, and doing research. Pangalawang nagustuhan ko dito guys is yung e-book mode. Okay? Which is, papatayin niya talaga yung kulay ng color blue. Pwedeng-pwede natin gamitin itong MatePad ng pangmatagalan. So, while reading documents or mga research, hindi tayo mahihirapan guys kasi hindi may stress yung mga mata natin. And lastly guys, is yung kids corner. So, yun naman is, kaya niyang i-monitor or kaya niyang i-stop yung usage ng mga bata para at least nakokontrol natin no, yung paggamit nila ng mga gadgets. Now, we all know na yung Huawei is hindi na supported ng Google services. Pero the good thing about Huawei is they provide tools para makapag-download pa rin tayo ng mga favorite natin applications. Una dun guys is yung App Gallery. App Gallery is now the third biggest app market globally. So meaning guys, halos lahat na ng mga applications na gusto natin is nandun na rin. Pangalawang dinagdag nila dito guys na tool is yung Petal Search widget. Yung mga hindi pa available sa App Gallery, si Petal Search na mismo yung hahanap para sa'yo. So ibig sabihin, hindi mo na kailangan pumunta ng browser, tapos i-search pa ako saan yung safe at legit na application na gusto mong i-download. And lastly na nagustuhan ko dito sa Huawei MatePad is yung screen or yung display. So dahil nga meron siyang 2K resolution, expect nyo guys na sobrang decent at maganda na yung display nitong MatePad. So ang official price pala nitong Huawei MatePad is 20,990 pesos. Bali ito yung budget version ng Huawei MatePad Pro. And of course, the best alternative kung ayaw mo ng laptop or mag-build ng sarili mong PC. Gaya nga na sinabi ko guys is kayang-kaya niya mag-multitasking. So using this case na merong Bluetooth keyboard and wireless mouse, so para ang setup mo nun guys is compact na laptop. Kasi anytime pwede mo siyang dalhin. Anytime pwede mong bitbitin kahit na wala kang bag. Sobra ding daling i-setup. At dahil nga meron siyang SIM card, kahit na data lang ang gamit mo is pwede mo siyang gamitin. And that's it for today's video. Sana nag-enjoy ka sa panonood. At nakatulong itong video na to kung nag-aanap ka ng gadgets or tablet na pwede mong gamitin sa homeschooling mo. And para sa akin, ito yung isa sa best tablet na pwede mong gamitin. Hindi lang pang homeschooling kundi for business purposes. Kung empleyado ka, okay na to for virtual meetings and multitasking. And of course, yung chipset nito guys is hindi magpapahuli. So, pwedeng-pwede mo siyang gamitin for gaming. At kung ikaw naman tatanungin ko, okay ba or sulit ba yung 20,990 pesos mo at yung mga bagay na hindi mo rin nagustuhan dito sa Huawei MatePad. Pag-usapan natin yan. At kung gusto pa ng ganitong klaseng video, pinapayo ko na sa iyo kaibigan, mag-subscribe sa channel na to. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, comment at yung notification bell para updated ka pag meron tayong bagong upload. Again, this is Poy, unboxing anything just for you. Hanggang sa muli nating pagkikita. Nice suit!